Yun, magandang umaga po. Ngayong araw, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa kabilang care home na empty na right now. Ipapakita ko sa inyo, malaki yun. Kakalipat lang nung ibang mga matatanda na inaalagaan namin galing doon, papunta doon sa isang care home. Pinakita ko sa inyo yung last time. Ang video na ito ay maaaring a little bit personal kasi isi-send ko po ito doon sa... kasi naghahanap po kami, katulad ng nakikita nyo sa title, naghahanap kami ng caretakers right now. Lumipat po yung ibang mga residente na mga matatanda doon sa ibang, doon sa care home. Dito sa may malapit lang naman na care home at saka doon sa may isang care home ng, sa tabing dagat ng Bosco. Ngayon, magkakaroon tayo ng quick tour. Yung iba pong mga residents ay lumipad doon sa mga ibang mga care home namin. Pero ang gagawin po natin, magku-quick tour po ako kasi may pagsesendan sana ako. Hindi lang magkatagpo yung schedule namin, dapat i-video call ko para maipakita ko. So ngayon, ito po ay empty, pero parang i-convert po yata ito ng boss namin. So parang napag-usapan po namin na i-convert ito sa different service. Parang ang mangyayari ay assisted living na lang. So kung magiging mga flats siya para sa mga elderly. So parang magkakaroon lang ng caretaker or somebody like a live-in couple. Pwede po, ideally couple, sabi ng boss ko. If you know any Filipino or anyone na gusto na magtrabaho as parang caretaker or sila yung... oh, parang caretaker ng assisted living para sa mga elderly. Pero ngayon, bibigyan ko po na kayo ng quick tour inside para... So ito po, meron siyang big garden. Ito po yung garden area. Hindi ko alam kung paano maibaligtad. Pero ito po siya, ito po yung main entrance. Ito po ay 13 beds. So, 4 layer siya. Meron siyang basement, meron siyang ground floor, first floor. Meron siyang basement. 3 layers lang pala. Basement, ground floor, at saka first floor. Pero massive po siya. Ito yung main entrance. Okay. Nandito pa po yung... kasi ito po ay care home. Kaka-empty lang niya. So, ito po ay equipped with... pero equipped po ito ng mga facilities ng care home. So, ito po yung main lounge. Meron siyang little conservatory and this is the main lounge. Ito yung conservatory. Which is maganda kasi halos lahat ng mga home dito. Medyo luma na siya pero ito yung conservatory. Parang ni-remodel na siya. So that's the main lounge. Originally it was registered with 16 elderly residents po na pwedeng mag-occupy. So may dalawang rooms doon. Ganito yung mga standard rooms. Kaalis lang, pero mayroon pang mga gamit-gamit dito. Hindi pa namin na-move lahat. So, that's the type of the room. Pupunta tayo upstairs mamaya, pero ito po yung toilet. So malaki siya para siya sa mga elderly kasi. Tapos, sa area nito, ito po yung laundry. So meron dito, this is the laundry area. May mga gamit pa dito, washing machine. That's the staff toilet. Yan. Ito po yung chemical cupboard. Meron kasi kaming tinatawag na pinaglalagyan ng mga cleaning materials. Dito, so ito, very safe siya. Kasi yung lahat ng mga fire plan... at saka ito po yung sa fire alarm. Meron din dito kasing alarm kasi kada room
meron siyang call bell. So pwedeng tumawag ang mga residente. Meron ditong basement, C06. Ah, hindi ko mabuksan. Ano nga bang code nito? Nakalimutan ko na yung code. Oh. Wait. Yun. Alright. Meron siyang basement. Basement. Maraming potential pa doon. Ginagawa namin siyang storage ng gulay right now. But this is the kitchen. Ikot ko kayo quickly. This is the main pantry area. And this is the kitchen. Kitchen. Yan. Medyo magulo po ngayon kasi kaalis lang namin. Binacate namin ito for other purpose nga. At saka lumipat na yung mga residents doon sa isa naming home. So this is the medication room. And this used to be, this is another room. And this used to be my office. Yeah. Meron pa tayong CCTV. CCTV dyan. Ngayon, ang gagawin natin, aakyat tayo sa second floor kung tawagin, pero first floor lang to. So, akyatin natin yung first floor para makita nyo lahat kung anong meron sa taas. Quick tour lang po. So, yan. Meron siyang ano, yung stair lift. So, meron siyang stair lift. So, may another toilet. There's another room. Stair lift again. So ito isa sa pinaka favorite spot ko na para siyang nagiging mini hotel. Isa, dalawa, tatlo, apat, marami po mga rooms dito. Tingnan muna natin tong room na to. Yeah. One of the rooms na maganda kasi ensuite siya. Meron siyang toilet, TV, bed area. And isa sa pinakamaganda ay ang nabubuksan, parang maganda yung wardrobe. Closet. Wardrobe. Okay. So meron pa din dito, hindi ko lang alam kung okay, nandito ang cleaning materials. Pero rooms are like that, para siyang hotel. Punta tayo dito sa area. I used to live here. So, meron din ako dito dati for a little bit. So, pero meron tong area dito. Isang room. Then may room dito. May very nice room dito. At kung makikita ninyo, pakita ko sa inyo. Yung area na yon na nakikita ninyo, view na yan ng Liverpool, England. So, yon. View na yon ng Liverpool. So, balik na tayo. Ah, meron itong ano, ito yung other staircase. So, balik na tayo. Yun, dilim. So, yun nga po. Okay, ito po ay i-change namin yung purpose ng business. I-change po ng boss ko yung purpose o yung service dito. Pero registered po ito as a care home. But right now, we thought, okay, baka mas maganda na parang i-convert na lang siya into assisted living. So, kumbaga, pwede yata ito mag-occupy ng 1, 2, 3, 3, 4, hanggang 5 lang na elderly na hindi nangangailangan ng care. Parang ipaglilinis lang at saka ipagluluto. But right now, we're looking for caretakers na pwede pong magtingin muna ng bahay na ito sa ngayon. And then, potentially mag-work din po doon sa ibang mga companies na home namin. But right now, kailangan na may titira muna dito for a while, sabi. So yun, ginawa ko po ang video na ito dahil, yun nga, gusto kong isend doon sa potentially na titira muna dito for a while. So meron ako po dito dati, kaya lang ngayon po ay meron po akong tinitirhan na iba. Pero ngayon, dumadalaw-dalaw po ako dito. So, yun. Ano pa ba? So, ayun po. May
Maganda po ito na opportunity para po. Maganda po ito na opportunity para sa mga Filipino couples na gusto pong tumira sa countryside, kasi countryside po ito, Liverpool. So, ayun. Pero yung mga nandito lang po na gustong tumira, maganda nga sana kung pwedeng manggagaling sa Pilipinas, siguro maraming mga mag-a-apply na titira dito. But, you know, right now, mahirap during the pandemic na makakuha o magawa ng paraan na may pupunta po dito sa UK. So, siguro in the future, we can do that. Pero not right now po. Lalagay ko na yung face mask ko kasi pupunta na ako doon sa kabilang home. Dahil busy sa kabila. So, So, yun na po yung quick tour. Pabalik na ako doon sa kabila ngayon. Pero, yun, isi-send ko po itong link ng video na to doon sa potentially na matutulong sa amin para mag-caretaker po. So, yun. Naghahanap po kami ng caretaker sa Liverpool, England, sa bahay po na ito. Okay. Filipino, preferably. Kasi yung boss ko nagustuhan niya yung mga Pilipino. I mean, lahat naman. Sino nga ba naman ang hindi makaka-appreciate ng mga Pilipino sa husay natin sa pagtatrabaho? Pag naisend ko na yung video and they are decided, pwede po namin silang i-pick up sa London. Gagawa ng separate po na flat upstairs. But hopefully, maging okay kung magiging assisted living siya. Totally separate naman yung tirahan ng caretaker dun sa taas. And then, yung baba, titirahan po ng mga elderly. Na, so, parang ipagluluto at ipaglilinis lang po. So, yung boss ko, nagpapahanap ng Pilipino. So, yun, sabi ko marami yung kilala sa London who might be interested. So, ayun. Mag-video ulit kami kapag na-modify na itong bahay na to. Malaki siya, maganda. Para siyang castle yata. Old house na to, pero maganda pa rin. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Maglalagay po kami ng video. Ito po ang mundo ng mga carers dito sa Liverpool, sa England. Malayo, countryside po ito. Pero ang karamihan po ng mga jobs dito ay sa hospital at saka po yung sa caring industry. Thank you!